Batay sa investigasyon ng Caloocan City Police, ilang minuto lang matapos umalis si Mary Jean sa kanyang tirahan. Isang lalaki ang pumasok sa kanilang bahay. Pagpasok niya ng bahay, wala doon si Mary Jane. Ang nakita niya lamang doon, yung anak na nagsiselfon sa kwarto. Kuya? Ano ba rito? Sa nakita siya ng bata, doon na nagkaroon ng pagsisigaw ang bata at ang inabutan niya, yung anak lang. Kaya doon yung nabinuos yung galit niya. Ma! 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 Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Kapitbahay, tulungan niyo ako! Ma! May resistance kasi yung biktima natin dito. Ang ginamit niyang panali rito ay yung charger wire, kordon ng kuryente na pinutol niya sa mismo sa bahay ng biktima at nakakita din siya ng lubid at tinali niya ang kamay at paa ng biktima. Inusala niya ng panyo ang bibig para hindi makasigaw. Matapos itali at busalan ang bibig, ginawa na ng suspect ang kanyang maitim na balak. Umuha siya ng kutsilyo sa kusina ng biktima at nilasdas niya ang leeg ng bata. Matapos noon, nilasdas niya rin ang panty at short ng bata at plano niyang chap-chapin ito. Ngunit hindi niya na ginawa at lumabas na lamang siya ng bahay at iniwan niya ang kutsilyong ginamit niya sa pagpatay sa lamesa ng bahay ng biktima. Pasado 6 ng gabi nang umuwi si Mary Jean sa kanilang bahay. Ayon sa kanyang sinumpang salaysay, nakasalubong pa niya ang kapitbahay na si Jomedes, nagduguan ang damit. Nasalubong ko po si Jomedes, naduguan po ang kanyang damit. Sa malapit po sa gate namin hanggang siya po ay mabilis pong patakbo hanggang papalayo. Ako naman po ay papasok sa bahay para tignan yung anak ko. Hanggang sa matuklasan niya ang kalunos-lunos na sinapit ni Garlin. Based on the medical legal given by the SOCO, meron siyang multiple incised wounds sa leeg or particularly, yun yung pinaka-cause of death niya, tinamaan yung esophagus and trachea niya. Then, multiple abrasion, meaning to say, merong resistance before mangyaring training sa bata. Then, yung part na regarding sa rape, merong nakalagay po dun sa portion ng medical legal na healed hymen laceration 9 o'clock. Meaning to say, kung ipagbasihan po natin yung report initially, hindi po naman natin makukonfirm kung may kung nagahasa o hindi kasi po healed laceration on hymen part 9 o'clock. Batay sa report ng medical legal ng Caloocan City Police, nagtamo ang biktima ng mga malalalim na sugat sa kanyang leeg na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagkaroon po tayo ng manhunt to track down or for the possible apprehension nitong suspect natin. Kinilala ng Caloocan City Police ang suspect sa brutal na pagpatay kay Garlin Teria. Walang iba kung hindi ang kaalitan ng kanyang ina at kapitbahay nila na si Jomedes Llaves. Makalipas ang isang linggo mula nang tumakas ang suspect na si Jomedes, tumawag siya sa kanyang kinakasama na itinago namin sa pangalang Myra. Sabi ko agad, ikaw bang pumatay sa bata? Sabi naman niya, oo ako, nagawa ko yun, pero hindi ko yun intensyon na gawin. Sa galit ko lang sa nanay. Tinanong ko rin po siya kung ginahasa ba niya yung bata.
Sabi niya, sir, hindi. Wala akong ginawa sa bata. Kunindi, ginilitan ko lang ng iing. Eh, sabi ko, bakit nakahubad? Sabi niya, yun nga, gusto pa niyang chachap-chapin yung bata, eh hindi na niya kaya sa sarili niya at umiyak na nga po siya dahil naawa siya. Parang nahimasmasan siya sa galit niya. Ayon kay Myra, ika-22 ng Hulyo, muling tumawag ang kinakasama at nagpahayag na nais na niyang sumuko. Sabi niya, maghanap daw ako ng pulis na mapagkatiwalaan ko para susuko na siya. Kinabukasan ni ika-23 ng Hulyo, magkasama nagtungo ang mga otoridad at si Myra sa bayan ng Dao, Pampanga para sa nakaambang pagsuko ni Jumides. July 23 nga po, nagkaroon po ng setup kung saan po sila susuko. Isa place po sa Dao, Pampanga, sa isang gasoline station, which is nung dumating po ang operatiba doon, positive naman po na voluntarily sinadmit ng suspect ang kanyang katawan at doon na po siya pinasasan at binasahan ng karapatan. Nagbigay ng tinatawag na extrajudicial confession ng suspect sa mga otoridad. Ayon sa kanya, hapon noong 14 ng Hulyo, matapos ang pagtatalo nila ni Mary Jean, naisip niyang pasukin ang bahay nito at patayin ang kapitbahay. Pero wala raw sa loob ng bahay si Mary Jean at ang anak nitong si Garlin ang inabutan niya. Dito na raw niya naisip na pagbalingan ang kanyang galit ang dalagita. At dahil nagsisisigaw daw si Garlin, itinali niya at binusala niya ang bibig ng biktima. Inabi ni Jumides na siya ang gumilit sa leeg at pumaslang sa dalagita. Pero marihin niyang itinanggi na ginahasa niya ang biktima. So far ang makakapag-confirm po na talagang na-rape po ang ating biktima dito is DNA test. Ang test po niyan, hinihintay po natin from the SOCO ng krame, yung kung may makukuha pong similya doon po sa sensitive part ng biktima natin for DNA testing po. Batay sa salaysay ni Jumides, labis siyang ikinagalit ang araw-araw na pagpaparinig ni Mary Jean ng mga masasakit na salita laban sa kanya. Ito raw ang dahilan kung bakit niya nagawa ang krimen. Lagi po yan pag yung mga tamad kayo, patay gutom kayo, hindi kayo marunong magtrabaho ng sarili, ganun sir siya magsalita. Tapos araw-araw po yun, naririnig ng asawa ko. Lalo na pag nag-aaway yan sa sir, sinasabihan yung asawa ko, ikaw, tamad ka, wala, nganga ka, hindi mo ako kaya. Wala po sa katotohanan yung mga paratan niya po sa akin, ni Jumides. Lahat po, siya po yung nanlalait sa akin. Lalo po yung mga hanap buhay ko, ginagawan po niya ako ng mga istorya para itakasira ko sa hanap buhay. So far, hindi namin kaagad pinapaniwalaan kasi sa ayon din sa extrajudicial confession niya na yung matalas, yung patalim na ginamit niya sa paglaslas ng leg ng biktima ay iniwan niya dun sa crime scene. But, however, nung nagkaroon ng SOCO team dun at pinrasis ang crime scene, wala naman po tayong na-recover na any evidence na ginamit dun sa panlaslas sa leg ng bata. So, medyo mag-iisip po tayo kung ganun, hindi po lahat na binigay niyang statement sa extrajudicial confession niya ay totoo. Sinampahan ang kasong murder ang suspect na si Jumides Liames. Kasalukuyan siyang nakapiit sa Caloocan City Police Station Custodial Unit. In case positive, may nakuha pong similya doon, kukuha po tayo ng comparison sa suspect to compare. Pag nagmatch po, definitely maaari po yung murder, magkaroon po ng mapasok po natin special complex crime po ng rape with homicide. Noong 25 ng Hulyo, iniatid na sa huling antungan si Garlin. Labis ang pangungulila ni Mary Jean sa bigla ang pagkawala ng bunsong anak. Masasabi ko sa anak ko, mahal na mahal ko siya, gagawin ko ang lahat para makuha ang justisya at katarungan at para manahimik na siya.